everyone, here's another episode of Summit Sessions. I'm Irene Puente, the Associate Editor of Cosmopolitan Philippines, and our special guest for today is Barbie Forteza. Hi Barbie, kamusta ka na? Hello po, Ate Ira. Ira na lang. Kasi nga for the dress. Oh, for okay. This, tsaka nag-ayos ako for you. Halaga ba? Okay, so let's start. So your current show is Maria Clara At Ibarra, and you play Clay. So na-transport ka to the world of Noli Metangirin, El Filipisterismo. Can you tell me something about, like, ano yung character mo and what the show is about? Isa naman yun sa ikinaganda talaga ng show namin kasi pre-sold na siya. alam na ng mga tao yung storya niya. Ang magiging difference na lang niya is magagaling siya sa point of view ng isang Gen Z. Played by myself. Si Clay na isang nursing student na very goal-oriented, mapagmahal sa pamilya, ganyan. Tapos yung pangarap niya talaga, makapagtrabaho abroad. Kumbaga parang sawang-sawa na siya sa mga kalakaran dito sa Pilipinas. Mm-hmm. So, kaya tinatamad din siyang aralin ang Rizal subject. Kaya itong si Clay, pagka-orlog, pagising niya, nasa Noli na siya. Kaya sinasabi ko sa inyo, basahin niyo na lang. Oh, yeah. Kasi pag hindi niyo binasa, guys, I'll see you there. Exciting yun, guys. So, papanoorin natin yes, yung lahat. At abangan much. Natin mag-trend din naman sa Twitter yan, sa TikTok, pati sa Facebook groups. Grabe, lagi kayong nagtitrend. So, thank you. I'm very happy then that we have a show na Filipino-oriented talaga siya. It teaches values na truly Pinoy. Proud talaga ako na part ako ng show na ito, Maria Clara At Ibarra, kasi naibalik namin yung pagmamahal ng mga tao sa Pilipinas, di ba? Na parang nitong mga nagdaang araw, parang nararamdaman natin, parang ang hirap niya mahalin, di ba? Pero through our show, thankfully, na-convey namin ng maayos yung message namin yes. Marami mang mga hindi magandang nangyari in the past sa history natin, pero mas maraming magaganda. Mas maraming taong gustong baguhin kung ano yung maling nagawa ng mga Espanyol. So, ayun, nakakatuwa lang and nanumbalik yung pagmamahal natin sa Pilipinas because of the show. Very pang Miss Universe yun. Thank you. Ayun, palakpakan po natin siya. Thank you! Thank you so much for that wonderful answer. Okay. So, we're talking about Noli Metangirin. So, syempre, like, meron din ako related questions about it. Pero lalagyan natin ng konting modern twist. Magbe-makeup tayo habang sinasagot mo yung tanong. Kasi gusto ko tayo challenge. Like, nararamdaman ko you're someone who's up for a challenge. Oh, sige. Yes, of course. Kasi nagkapin ako eh. So, as I've explained earlier, habang tinatanong kita, magme-makeup tayo. Okay. So, yung first question ko, so among all the Noli Metangirin characters, kanino ka super nakaka-relate? Kay Elias? Kasi ano eh, may pinaglalaban siya eh. I bet. Yes, there's something in him. Meron siyang pinaglalaban and meron din siyang may pinanggagalingan yung paghihigante niya. Ano eh, medyo masalimuot din kasi yung nangyari sa kanya. For those na hindi pa nababasa yung Noli, syempre hindi ko na muna isuspoil kasi nga kaka-introduce pa lang yung character niya. So, sana mapanood niyo pa yung journey ni Alyza. Kasi si Ibarra naman, lahat ginagawa niya para mabago yung para ma-promote yung education for the younger ones, especially for women, yung mga indiyong batang babae. Okay. Talagang pinupush niya yung education para matigil na yung kamangmangan sa bayan. Na nung panahon na sinasakop tayo ng mga Espanyol, may taong ganun na nag-push to change the system. Na i-push natin ang education, ganyan-ganyan. So, ganun. And so, our first step. Oh, correct. Alam mo ba, Barbie, na nagdala ako ng mostly local makeup products para sa'yo. Okay, para sa'yo. Okay, so, pati yung mga skincare, like I bought local para i-prep yung face, ganyan. Na-prep na yung face ko, pero gusto ko lang i-flex. Actually, ako nung nag-pandemic, dati kasi, di ba, pinipilit ko maging social. So, medyo bibili ako ng mga medyo branded na skincare. Kineso, skincare products, churros. Tapos na nag-pandemic, syempre, walang work. So, ba't ka bibili ng mamahaling moisturizer, di ba? Mahirap! So, yun, nag-discover ako ng mga drugstore products. Mainam siya. I love it. Affordable, pero yung kaya mong bilhin ng bilhin.
kahit may pandemic, ganun. Oo. Tapos it gets the job done. Totoo naman, no? Totoo naman yun. Tsaka, if it's a local makeup products natin, it's really like, nagde-deliver din talaga sila. Correct. And I'm really happy na ang dami na ring brands ngayon. Yes. At tsaka nakakatuwa sa mga local makeup and skincare brands. Kinoconsider nila yung climate dito sa Pilipinas. Diba? Like yung ibang foreign brands natin na medyo... Ang bilis makalapot. Oo, kasi made for ano siya, mga winter collection. Yes, exactly. Oo. That's right. Medyo ano hirap do? Pala niyang gawin, ano? Oo, hirap niyang gawin. Ako nag-suggest nito, yung nakakainis naman. Hindi, pero masaya siyang gawin. Masaya naman. Challenge naman talaga siya for us. Oo, totoo naman. So, gusto ko malaman, sa tingin mo, ano yung similarity sa novel sa buhay natin ngayon? Sa Noli? Oo, sa Noli. May napapansin ka ba? Oo, madami. Parang parallels? Maraming similarities and meron ding differences. In a good way. Yung similarities, yung syempre, yung sistema natin, hindi pa rin naman like, perfect. Yeah, oo. Pero kahit pa paano, nagkaroon ng progress. Mm-mm. Like in terms of women's rights, di ba? Ipaglalaban na ni Clay yun kasi may knowledge na siya about it. Ngayon, di ba, tayong mga babae, marami na tayong na-achieve sa buhay. Unlike before, na talagang made for, ano lang sila, marriage and bearing children and all. Right. Ngayon, nagme-makeup na tayo. Oo, nagme-makeup na tayo. Oo, medyo career-oriented na tayo mga babae. Correct. May trabaho na tayo. Sumisegue na tayo sa mga work. So, di ba, nakakatawang isipin na ang layo na rin ang narating ng mga kababaihan. Ayan. Oh, natakpo ko yung eyebags ko. Wala lang mga eyebags. Okay, ayan. Yes, gusto mo ikaw mag-blend? Alam mo, mata ko, girl eh. Ako nga, hirap na ako mag-blend kasi ang hirap pala mag-blend pag nagsasalita. Mag-chumichika, di ba? Oo. O sa bagay nga, pag nagme-makeup ako, quiet time. Correct. So, anyway, speaking of quiet time, Let's go to noisy time. Kung kaharanahin ka ngayon, anong kanta ang gusto mong marinig? Ang lalim. Ang lalim ng pause. May songbook ka ba dyan sa utak mo? Parang never naman kasi siyang pumasok sa isip ko na haranahin ako. Kasi hindi naman siguro, hindi ako yung tipo ng babae na mafo-fall pag hinarana. Parang ganun. Parang I would ask for more. Ay! Ask for more? Yes! Oh, ano ba yung more na yan? Oh my God. Ginagastos sa akin yung sarili ko. You have to do better than that. Charot! I love that. I love that. Okay. Paano ba? Or siguro kasi never ko siyang in-entertain kasi hindi na siya uso. Pero, ang pwede bang modern din yung song? Pwede naman. No? Oo naman. Hindi naman kailangan yung mga siguro before songs. Siguro yung Perfect by Ed Sheeran. Because you're perfect? Bukod doon. Okay. Hindi kasi, nung unang-unang Valentine's namin ni Jack, yun yung background music niya nung sinurprise niya. Aww. So may sentimental, ano palang, memory. Yes, may that's karma. Memory involved pala. Uh-huh. About it. Fun fact. Uh-huh. It's so fun. Okay. At saka may pimple pala ako. Kung makapag-intro daw ako ng walang makeup. Ayan o. Oh, hello, good morning. What about? Hello. Parang okay naman. Ayan maganda siya. Yung foundation, so, to be fair. See? Matagal ko ng gamit to. Okay nga yung brand na yan. As in, bata pa lang ako. Kasi sinabi sa akin ni Miss Lucy Torres Gomez. Oh my God, Miss yes. Lucy. Hindi kasi diba nag-start ako ng very bagets pa. Mm-mm. So, in-advise niya sa akin, since bagets ka pa, bagets yung skin mo, huwag kang gumamit ng masyadong matapang na brand. Mm-mm. So, ito yung... Skin-friendly talaga yes. yung brand. Yes, hypoallergenic, kineso, ganyan. Uy, ito, natutunan ko to. Yung pati sa neck? Yes. So, gagayan natin si Barbie. Oo. Kasi, pag yung... Depende sa ilaw, o kaya pag ko na rin nagpipicture, tapos may flash, pugot eh. Grabe yung, ang harsh nung pugot. Pwede naman floating. Yes. Different time zone. Oo, so, grabe. You have to, yes. Okay. So, yan, meron tayong natutunan yes. dito. Ipantay mo siya. Babalik tayo sa totoong trabaho natin. During the colonial era, nung Spanish era, yung mga Filipinas, they would communicate sa mga suitors nila using an abanico. Yes. So, sa tingin mo, ano yung pwedeng alternative ng abanico today?
Emoji. Ay, emoji. Oh, sige nga, diba? O, totoo naman, emoji. Hindi kasi ako sa yung kami ni Jack, alam niyang mainit ang ulo ko pag hindi ako nag-emoji. Ah, nagpe-period ka ba? Nag-I love you ako, pero hindi nag-emoji. Ibig sabihin, mainit ulo ko noon. Oh my God. Gusto ko yung nag-I love you, pero mainit ulo. The love is there. Yeah, the love is there, but huwag mo nang ulitin. Charot. I love it. Kung ano man yung ginawa mo, huwag mo nang ulitin. Ganon. Ganon pala yun. Feeling ko, ako, parang iba kasi meaning ng emoji sa akin. Pag maraming emoji, sabihin, ay, happy siya today, love niya ako, ganun. Pero pag walang emoji, wala, mag-away kami. Purple ba yan? Lavender haze. Sa morning, ha? Ganun talaga. Day makeup mo yan. Alam mo, Barbie, gusto ko talaga itang sabayan. Like, talaga, gusto ko itang abutin. Ako nga inisip ko, kung mag-highlight ako, ikaw second step mo yan. Oo, kasi wow, skin. Love skin. It. Skin. The skin is there. Okay. Gusto ko talaga yung mukha kong alien highlighter. Bilig ako sa ganong highlighter. Ah, sinasabi ko lang euphoria eh. Alien na yun sa'yo eh. Sabi ko sa'yo, gusto ko yung mas pataas okay, sa level lang. Okay, I got it. Ako naman, nagmamattify na. Kasi nga, di ba, as a humid weather here in the Philippines, eh oily ako. Oily skin so, mo? So, nilalabanan ko. Pero ganang yung skin mo, like, in fairness, alagang-alaga. Mabuti na lang din ka mo talaga may nag-aalaga sa akin. Iluwagin yung aking. Ayun, gusto ko yun. Gusto ko yun. Oo, kasi naramdaman ko yan nung nag-lock-in kami ng dire-diretso. So, dahil nandun na tayo sa usapan ng dating, para sa'yo, ano naman ng red flags ng pag sa guys? Dating to, hindi oo, pa ng jowa. Oo, dating naman. Siguro yung ano, basto sa waiter. Ay, oo, totoo. Oo, pag basto diba, sa parang, server, sure yun eh. Diba, yung... Gagahin ko din ikaw. Yung mabait siya sa'yo, pero sa ibang tao, hindi. Parang nakikita mong, ay, best foot forward lang siya kasi dating. Pero sa ibang tao, ganito siya makipag, ano, diba? Makipag-communicate. It's a wrong answer. It's a wrong. 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 So anyway, so since we're doing beauty stuff, so I want to ask, diba kanina pinag-usapin yung skin, ano yung current skincare and hair care routine mo? Kasi yung hair mo rin, like, is very soft. So ano muna? Yung hair mo na? Yung, anong gusto mo? Ikaw yung boss dito. Ganon? Mm-mm. Okay, it's a wrap. Tinapos! na! sige, hair muna. Kasi ngayon, sa taping namin, madalas akong gumamit ng hairspray. Kasi nga dami kong tutsang, dami kong baby hair. So, hini-hairspray talaga ako. So, pag uuwi ko, lagi talaga ako naliligo. Kahit anong oras ako mapack up. I think importante naman maligo tayo. O, pero kasi pag kunyari mga 4 a.m., pack up. Ah, diba? Shogun ka na. O, pipiliin mo na yung health over beauty, diba? Gusto ko yun. Medyo ando na tayo eh. Ando pero na tayo. Pinipilit ko pa rin maligo kasi kadalasan, nauulanan ako. Tapos, syempre ang hirap naman nung naulanan ka, tapos itutulog mo, diba? Mm-mm. Tapos, ayoko rin nagsistay yung hair product sa buhok ko kasi nakaka-pimple. So, ay, totoo. Totoo yun. So, naliligo talaga ako. Tapos, ang ginagamit ko, baby shampoo. Ah, baby shampoo. Para, kasi di ba pag nag-ano tayo, nag-re-rinse ng hair, pumupunta siya sa face. Eh, bilang baby face, dapat baby shampoo. I love that. Baby exactly. Face, baby shampoo. Hindi, kasi nga sensitive prone ako sa acne. So, pag nag-rinse ako, pag masyadong strong yung shampoo, nagkaka-breakout. Nagkaka-okay. Kaya, baby shampoo. That's a nice tip. Wala, bumilog yung pilay ko. Pag ganito na lang kaya magsalita. Para hindi nakita yung kamerang side. Bumilog, bumilog. Diba? Okay, sige. Pin na perfect mo ba yung kilay? Oh, pero ito lang. Ito bukas na. Ang hirap eh. Kasi nga, diba, brows define our life. Life agad! Ano yung major beauty lessons na natutunan mo ever since you started experimenting with skincare and makeup? Teka lang, iniisip ko yung tamang structure in English. Pero parang wrong. Sandali lang. Baka maintindihan ko kasi mali rin naman ako. Narinig ko to kay Rihanna. Mag-makeup ka na naayon sa mukha mo. Okay. Parang ganun. Na naayon sa face shape mo, sa skin type mo, sa complexion mo. Tapos wag kang sumunod sa uso kung hindi bagay sa'yo. Parang ganun. Mm. Eh ako kasi dati ganun, parang ang dami kong
ina-explore na makeup. Tapos parang nakikita, hindi naman ako kamukha ni Rihanna. Parang ganun. So, mali. So, pagmula nun, ng mga pinapanood ko ng videos, yung mga more on sa mga round faces, ganyan. Yung mga as techniques. As a round face, yes, I understand. Round. So, paano mag-contour, paano mag-highlight ng ano, ng round face, ganyan. Sandali, ang hirap mag-ilay kasi. Naka-focus ka kasi sa ilay. And, parang ano, wag kang mag-makeup based on sa trend. Kasi hindi, magkakaiba tayo ng face shape, ng skin type, ganyan. So, yung mga products, kailangan ayon din sa'yo. Ayon sa skin type mo, complexion mo, diba? So, parang, pero I think gano'n naman talaga na you really try everything. Tapos tsaka rin malalaman kung ano yung swak sa'yo. Yes. Meron ganang go-to look na na-discover mo na para ay, ito, na-perfect ko na to. Hindi ko alam kung ano tawag eh. Basta... Barbie look. Yan, mismo. Ayan, Barbie. Hindi, basta ako, gusto ko lang, ano, parang ma-highlight yung... Medyo yung kung ano namang maganda sa akin. At maganda pa yun! Hindi, yung girl, yung mata. Yan. Ay, yung features mo. Oo. Sige, sa tingin mo, ano yung asset mo ba? Yung mga hindi masyadong, ano, medyo i-elbow natin. Tulad yung mga cheeks, chismis, mga cheeks. Yung mga cheeks, medyo ihumpak natin, ganun, kukontour natin. Sige nga, turuan mo nga ako mag-contour. Ay, sige, sige, turuan kita. Ayan. O, di ba, hindi sila pareha. Sandali. Pero brows daw are meant to be sisters, not twins. Ay, friends. Ay, shucks. Cousins, not sisters. Cousins ba? Ay, cousins. At... mali yung code. Different code. School, different pronunciation. Okay. Napunod ko lang to, so don't quote me on this. Pero pagka bilugan daw, dapat mas mataas. Diba? Oh, well, okay. Oo. Kasi diba yung contour natin nandito? Itaas mo konti, tapos pababa, paganyan. Para pag tama nung jilaw, pak, bigas. Ganun. Ah, bigas. Bigas exactly. Is the goal. Yes, bigas. That's right. The national carb of the Philippines. Yes. Yes. We like that very much. Yeah. Ay, in fairness. Diba? Carved out. Hindi nga, oh, tinan mo. Is strong. Is there any? Is there any? May differences. May difference. Is there any difference? Oh. Oh, I see it. You do? Misho masyado. And it's natural. So that's what you do. Okay, ito medyo love expert questions okay, ulit. Okay. Ano sa tingin mo yung characteristics ng mga maniligaw noon? Tapos yung courtship process, yung sa tingin mo na sana meron pa ngayon? Siguro yung sincerity na lang nung panliligaw. Noon, sana maibalik yun ngayon. Kasi nga ngayon, di ba yung younger ones, 25-year-old, hello? But you're also a baby girl. Yeah, that's right. But, you know, I have other things to think about now. Wow! Exactly. Mm-hmm. Kasi di ba ngayon, parang DM-DM, text-text, ganyan. Ni hindi nagpapaalam sa parents ng girl, di ba? Or nung kung sino man yung nililigawan. So I think yun yung dapat na ma-remind yung mga nanliligaw. Huwag nyo lagpasan yung parents. Totoo, parang they've invested so much. Ang ayos ng pagpapalaki, tapos it's text mo lang. Tara, labas tayo. G ka. As a high-value woman ka dyan. Oh, I exactly. Love it. Oh. So, dapat marunong kang mag-value ng iyong nililigawan. Kung talagang sincere ka dun sa tao. Diba? Okay, blush! Okay, oh, see? Oh, yan. I ang told galing. You I'm fast. Oo nga, bilis nga, girl. Okay. Okay, so, ito naman. Meron bang similarity sa relationship mo? Yung traditions of before na parang napapansin mo na behavior nyo in the, sa relationship nyo ni Jack Roberto na parang a bit of still traditional. Meron ba or parang are you guys more Gen Z? Oo, very traditional yan si Jack. Talagang niligawan niya yung parents ko. Oh, okay. Tropang-tropa sila ni Daddy. Sinusundo niya ako sa bahay, hatid-sundo. Eh, alam niyo na, the gas. The gas inflation. So, yung gas sa kanya na yun. Oo, yes. Sa kanya na yun. Pero so, yung ramen akin, charot. Medyo ibabalance natin. Oo, ibabalance. As a modern girl. Yes. So, parang nagpaalam muna siya sa parents mo. Umakyat talaga siya ng ligaw. Mm-hmm. Yes, umakyat. Umakyat. Umakyat ba siya? Mga 2 steps. Okay. Uy, nasa nose line na ako. Nasa ka na? Hindi ako mag-nose line eh. Ha? Oo. So, what you see is what you get. I'm so sorry guys. Ito na yun. Ito na yun. Best effort. Oh, did you see? Oh. Pak! I'm almost done, Derek. Ready for my close-up. Saya-saya. Okay, tatanungin ko. Love life ulit to. Sige lang. Gano'n na kayo katagal ni Jack? And, ayun, gano'n na kayo katagal?
Hala, 5 years and 6 months. 6 months. Wow! 5 years and 6 months! Oh my God, it's a long time. So, it's dahil dyan, gusto ko malaman. Totoo. Yeah. So, anong tips? Like, syempre gusto malaman ng mga tao, how do you keep a relationship? Like, parang, paano siya mag-last? Siguro, ano, huwag mo sakalin yung partner mo. Mm-mm. Hayaan mo siyang gawin yung hobbies niya, yung mga hilig niya. Para, di ba, para siya rin, as an individual, nag-grow siya. Hayaan mo siyang gawin yung gusto niya, pero set limits. Okay. Also, pagdating sa family, lagi ko sinasabi sa kanya na pahalagahan mo yung family ko kasi tinanggap ka rin nila ng buong-buo. Mm-hmm. Actually, more than a boyfriend na ngayon, tingin din nila, mm-hmm, parang anak na rin talaga, mm-hmm, yung tingin nila kay Jack. So sabi ko, don't take it for granted. Pahalagahan mo yun kasi hindi lahat ng parents ganun, di ba? Oo, totoo. Oo, iba straight. So, ayun. And also, ano, trust, ano ba? Yun. At saka communication. Ako, mga importante sa akin, communication. Kahit yung mga sobrang, kahit nonsense na bagay, pag-usapan nyo. Kasi from there, malalaman mo kung iniisip niya eh. Uh-oh. Malalaman mo kung ano yung state of mind niya. Uh-oh. Kung stressed ba siya or something, kung masaya ba siya, yung ganun. Mm-mm. Yun. Tsaka kasi madaldal kami parehas, kaya hindi naman problema sa amin. Yung communication? Yes, over-communication? Right. Yes, over na. O sige, magli-lip-tint na ako. Paano ka ba sa girlfriend nga pala, Barbie? Ako? Maalaga? Mm-mm. Hindi ako sure kung mag-agree siya. Pero in your truth? Parang maalaga naman ako in my own way, ganun. At saka, yung pagiging ano ko pala sa kanya, pagiging touchy ko, mm-mm, pag kaming dalawa lang. Mm-mm. Not, siya yung mas PDA. Maligtad. Yun, ganun. Ako, mas gusto ko pag kaming dalawa lang, tsaka ako touchy-touchy. Pero pag around other people, gusto ko parang medyo, I'm my own woman. Ganun. Independent ako. Tapos, mas nakaka-pretty kasi yun. Yung pag kunyari, independent ka, tapos alalayang ka niya. Mas nakaka-pretty yun. Okay, tatandaan ko yung step. Yes. Na dapat hindi ikaw yung nagahabol. Dapat ikaw totoo, yung inaalalayan. Totoo, totoo. Ito na po natin to kay Hailey Bieber. Oh my God, pinapanood ko rin siya lagi. Tamo. Huwag mong i-glide yung ano. Ganan-ganan lang, no? Parang mukha siyang tint. Tsaka, ang kapal kasi tignan pag nakaglide. Mm-mm. Yung pack. Tignan na natin yung makeup. Fresh. Pakita mo yung contour. I-emote mo yung contour. Damn, a yarn. I'm so proud of you. Thank you! Ang ganda, ang ganda. I love it. Okay. Ikaw, Dani. Okay! Now that we're done with makeup, alam mo ba na ipupusod challenge ka pa namin? Ay, oh, sige. Oo. So, ipupusod challenge? Oo. Ikaw hindi na. Paano ko ipupusod to, girl? Ayaw ko. There's a nothing. There's a nothing. Okay, sige. Okay. So ako na lang. Okay, oo, so pusod challenge. So, hanggat makakaya mo, achieve natin yung pusod ni Clay sa Maria, or ni Maria Clara. Tapos, ito yung maganda. 30 seconds. Sige. Okay, game. Ready? Okay. Ready? 2, 1, go! May timer talaga. Oo, may timer talaga. Ang bilis naman pala. Dapat pala 10 seconds. Kaya hindi ako nagsalita eh. Para manalo ako. Diba? Secret to success, never reveal everything new. Ay, ganda! Oh, diba? Ilang seconds yun? 15 seconds. Ah! Oh, an achievement. A record breaker. Yeah. Eh kasi sa tuwing nag-iilamos ako pag tapos ng ano, pinupusod ko siya talaga. So, okay. Pero ganyan, hindi malinis. Ayan, so Barbie, like, thank you for being game to try yung mga challenges habang nagchichikahan tayo. And thank you for being like so candid and friendly. Like, I feel like we're close. Yes, we are. We are. Sana nag-enjoy ka din. Kasi kami nag-enjoy talaga kami, like, you know, listening to your answers. So, nakakatawa ka, girl. Very entertaining. Hindi ko na maalala yung mga sinasabi ko. Gawin natin ulit? After nito? Ulitin natin!
Pero din nag-enjoy ako. Thank you so much, Barbie. Meron ka bang gustong invite sa, meron ka bang gustong sabihin sa ating viewers? Sana po ay patuloy niyo pong subaybayan sa TV ang Maria Clara at Ibarra mula Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng 24 oras. At invite ko na rin po kayo na i-follow po ang aking social media accounts sa Instagram po at Barbara Forteza, sa Twitter at Deal with Barbie. Madalas po akong sumasali sa Twitter party pagka umi-airi kami. So, yun, sana makachikahan ko kayo pag umi-airi kami. At sa YouTube naman po, Barbie Forteza. Sa TikTok ay Barbie Forteza 8 done yet. Thank you. Thank you, guys.